Kilala nyo ba si Henry C, ang sinasabing pinakamayamang tao sa Pilipinas? Alam nyo ba na dati lang siyang mahirap? Nang dahil sa pagpupunsige, ay itinanghal na pinakamayaman. Tara, alamin natin kung ano ang kwento sa likod ng buhay ni Henry C. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo ng subscribe button, ilike ang video ito, at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si Henry C. ay isinilang siya shaman sa Fujian, China. Sa edad na 12 noong October 15, 1924, siya at ang kanyang pamilya ay lumipat sa Pilipinas. Nagtayo ang kanyang ama ng isang tindahan. Tinutulungan niya ang kanyang ama na magtinda ng bigas, sardinas at iba pa. Ngunit nawala ang lahat ng pinagpagudan nila noong sumapit ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya naman napilitan na bumalik ang pamilya ni Henry C. sa China. Ngunit nagpahiwan si Henry C. para tapusin ang kanyang pag-aaral sa Chiang Kai-shek College sa Tondo. Nakuha niya ang kanyang Associate of Arts degree sa Far Eastern University noong 1950. Natutunan din niya ang lingwaheng English at Tagalog. Pagtungtong niya ng 20s, si Henry C. ay naging isang store manager sa isang American business na may kinalaman sa local shoes industry. Binuksan niya ang kanyang kauna-unahang pagmamay-ari niyang tindahan sa Quiapo, Manila noong 1948. Nagbukas siya ng hindi bababa sa 3 tindahan ng sapatos sa Carriedo. Kilala ang lugar ng Carriedo dahil sa bigat ng trapiko dito. Ang kanyang desisyon sa pagbukas ng tindahan ng sapatos ay dahil sa pagkalugi ng negosyo ng kanyang pamilya dahil sa hindi magandang pangyayari sa buhay nila. Iniisip niya na ang lahat ay mangangailangan ng sapatos. Nagbebenta siya ng GI boots o military boots. Matinding pag-iipon ang ginawa niya bago niya maitayo ang shoe mart noong 1958. Itinayo niya ito sa mismong tindahan niya ng sapatos sa Quiapo, Manila. Kumbaga ang maliit niyang tindahan ay in-upgrade niya into a shoe mart. Ito rin ang sinasabing simula ng SM Prime. Nagkaroon siya ng problema sa kakulangan ng stock sa mga local brand ng sapatos. Kaya naman pinasok niya na rin ang pag-i-import, ang pagpapasok ng sapatos sa bansa galing sa ibang bansa. Pinasok na rin ni Henry C. ang banking industry na maging pag-aari niya ang Acme Savings o ACME Savings na sa kalaunan ay nakilala sa pangalang Banco de Oro o BDO noong 1967. Noong November 1972, binuksan niya ang SM Quiapo, ang unang standalone department store ng SM, at ipinagkatiwala niya sa kanyang 22 years old na anak na si Teresita C. na patakbuin ito. Noong November 8, 1985, itinatag niya ang kanyang unang SM Super Mall, ang SM City North EDSA. Noong 1990s, sinimulan ng SM ang pagbubukas ng higit pang shopping mall kasama ang setup ng 2 mall sa Metro Manila at isang solitary mall sa Cebu City. Si C ay pinangalanan ng Richest Man of the Year ng Makati Business Club noong 1999 at ginawaran sa isang honorary doctorate sa business management sa De La Salle University. Si Henry C. at ang kanyang asawa ay itinatag ang SM Foundation Incorporation na tumutulong sa mga mahihirap na kabataan, may kapansanan at mga matatanda. Nagtatag siya ng negosyo sa China nang buksan ng SM Group ang unang shopping mall sa Xiamen, China. Nagtatag din siya ng mga mall sa bahaging timog ng China. Pinamamahalaan ni Henry C. ang SM Foundation na kilala din bilang SM Group, na kinikilala bilang isang best managed companies in the Philippines. Ang SM Investment ay ang operator ng Banco de Oro o mas kilala bilang BDO at pagmamay-ari din ito ang China Bank. At binili din ni Henry C. ang 66% share ng Equitable PCI Bank, the Philippine third largest lender, at pinagsama ito sa BDO ng sumunod na taon.
Dahil sa transaksyong ito ay naging second largest financial company sa bansa ang BDO. Siya ang naging pinakamayamang tao sa Pilipinas noong maging niya ang 5 billion pesos noong 2010. Itinanghal siya ng Forbes bilang pinakamayamang tao sa Pilipinas na may estimated net worth na $19 billion. Si Henry C. ay kinasal kay Felicidad Tan na nagtitinda ng sapatos noong mga panahong nakilala ni Henry C. si Felicidad Tan. At nagkaroon sila ng 6 na anak, si Teresita, Elizabeth, Hans, Henry C. Jr., Herbert, at Harley. Si Teresita at Henry C. Jr. ang vice chairperson ng SM Investment. Sa ilalim ni Jose Cio ang chairman ng SM Investment. Si Jose Cio ang longtime lieutenant ni Henry C. Sr. Si Harley ang executive director ng SM. Na maalam si Henry C. sa edad ng 94 noong January 19, 2019. Mahaba ang tinakbo ng buhay ni Henry C. Mahaba man ang karera ay masasabing tinapos niya naman ito na matagumpay.